pag nagpakasal na tayo, gusto ko sana military wedding. Yung tipong imbitahin ko lahat ng mista ko sa PMA. Pero kung sa ganun, kailangan siguro... Siguro kailangan natin simulan ng invitations. Siyempre, nakasign na sila sa iba't ibang lugar eh. Kailangan pa nila humingi ng leave sa mga assignments nila. Dave, tsaka na lang natin pag-usapan to. Pag magaling ka na. Eh, hindi. Andrew, Andrew, ito yung pinag-uusapan natin to. Eh, para bang ito yung nagpapagaling sa akin. Andrew, ikaw ang happiness ko eh. Ito yung iniisip ko na magiging asawa na kita. Yan talaga nagpapasaya sa akin. Talaga? Marlene Garcia ka sa kanila? Teka muna, anak. Hindi kaya ibang tao yun? Ano ka ba, Nay? Junisha din. Siguro, dahil sa anak ko si JR, kaya inisip nila na Garcia din ako. Nay, salamat dito, ha? Oo, kulang pa nga yan, eh. Eh, teka muna. Ano ba ibig mo sabihin? Nalilito ako. Alam mo, Nay, inisip ko, siguro noon, si David nag-ayos ng mga papeles. Tapos, dineklara niya na anak niya si JR, tapos ang nilagay niyang nanay ni JR ako, kaya inisip nila na Garcia din ako. Dave. Audrey, mahal na mahal kita. Sandali. Ba't ka naiiyak? May problema ka ba sa pamilya mo? Wala. Okay lang ako. Okay kami sa bahay. Okay kami ni Papa ngayon. Huwag mo akong iisipin. Ang importante, magpagaling ka. Magpagaling ka, Dave. Yes! Alam mo, pwede yun! Oo, pwede mangyari. Ang bait talaga ni David, no, Nay? Biruin mo, kinilala niya na ako yung nanay ni JR. Tapos ginawa niya pang opisyal ang lahat. Shh! Uy! Tumahimik ka dyan, ha? Ano ka, para kang baliw? Dreaming-dreaming ka na naman. Pwede ba palitan mo na yung acting mo, ha? Tigilan mo yan. Nagmamahal ka na naman. Ano ka ba, Nay? Eh, wala na nga yung tao. Ano pa ako aasa na mamahalin ako noon? Siyempre, ang sa akin lang, natatouch ako dun sa mga ginagawa niya. Ay, tapos, Nay, alam mo, parang gusto daw ako makausap ng mga taga-embassy. Kaya pupuntahan ko, aalamin ko kung tungkol saan. Talaga? Mm-hmm.